Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Mamaya, mag-collab tayo. Ang gaganda ng comments nyo sa vlog ko. Oo. Magbigay lang ho tayo reaction dito, no? Sa, ano to eh? 18 hours ago. Carpio, Pilipinas, obligadong makipagtulungan sa ICC kahit di na miyembro. Pakinggan ho natin. Hindi raw magpapahuli ng buhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ang napabalitang may warrant of arrest na siya para naman sa isang dating maestrado ng Korte Suprema kung inosente si Duterte, humarap siya sa ICC. Nasa frontline ng balita yan. Si Elaine Fulgencio. Kahit hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court o ICC, obligado pa rin ang gobyerno ng Pilipinas na makipagtulungan tungkol sa investigasyon sa drug war sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. We are no longer a member state, but I think the decision of the Supreme Court said that the offense of which former President Duterte is charged happened while we were members of ICC, we are obliged to cooperate up to now. At kasama raw sa ating obligasyon ang pagpapatupad ng... Sana naririnig to ni Harry Roque, para abogado naman to. Antonio Carpio na to eh, former Associate Justice ng Supreme Court. Hi, Rocky. Yes, magaling ka pa rito. ...at ng warrant of arrest. Tulad na lang na nababalitang arrest warrant kay Duterte na isiniwalat ng kanyang dating tagapagsalita na si Attorney Harry Roque. Dahil walang law enforcement or ICC, nakasalalay sa ating pamahalaan ang posibleng pag-aresto sa dating Pangulo. Pero ayon sa Philippine National Police, wala silang natatanggap na impormasyon na ipinaaresto si Duterte. Kaya hindi po natin alam, sir, kung saan po, sino po yung source nila, Atty. Roque, at yung ating pong dating presidente. Ang source yata ni Atty. Roque, yan ni Harry Roque, yung kanyang bolang kristal, tuloy. But on the part of the PNP po, wala pa po tayong nare-receive na any information. Ayon naman kay Assisting Counsel to the ICC, Attorney Cristina Contina, sa preliminary investigation pa lang ang ICC. Kung makakita ng basihan, dito pa lang daw maglalabas ng arrest warrant para makuha ang panig ng... Hindi pa pala. Wala pa lang nakikita ang basihan eh. Nangangatog na kayo. Tuloy. Idinadawit sa reklamo. Kung sakaling sa stage na ito magkaroon ng warrant of arrest, ang warrant na ito ay para mag-cooperate siya or makatulong siya din sa investigation. So it is more like a summons o patawad na, sige nga. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hahayaang makapasok sa bansa ang ICC. Ayon kay Senator Bongo, na kaibigan at dating AD Duterte, yan ang pinangahawakan ng dating Pangulo, kaya hindi raw siya nag-aalala. Ayon naman kay Roque, wala... Ganyan din ang pinangahawakan ng mga Pilipino eh. Nasalita nung amo ni Bongo, di ba? Na magje-jetski siya at pupunta siya sa West Philippine Sea at ititirik niya at bahala na sila kung patay nila ako, di ba? Ay mag-iyakan ng mga Pilipino. O, di ba? Kaya isa yun sa nakakuha ng boto ni Digong, di ba? Salita-salita lang naman eh. Madali lang magsalita eh. Di ba? Promises are made to be broken, di ba? Matuloy. Wala raw balak makipagtulungan sa ICC ang dating Pangulo. Hindi rin daw ito magpapahuli ng buhay. Kagabi, ang sabi niya siya ay mag-i-issue ng statement, pero in-inform ako na ako na lang daw ang magsalita. Nais niyang iparating sa taong bayan, it quote, no? Harapin ko sila pero hindi nila ako makukuha ang buhay. I am 80 years old, okay na ako. Hindi po siya natitinas, hindi po siya natatakot, pero sa mula pula ang sinasabi niya, hindi siya magpapahusga sa mga dayuhan. Pero para kay dating Associate Justice Carpio, dapat humarap sa ICC si Duterte. If you are innocent, you really believe you're innocent, the best thing to do is to go there and present your side. Para naman sa isang human rights group, matagal na dapat inaresto si Duterte. Dati siyang Pangulo, you should know better. Diba? Tungkol po sa pagiging ba... Cristina Palabay pala to. Hagi ng isang international community
doon po sa period covered before po nag-withdraw ang ratification ng Pilipinas, ay enforce po yun, no? At dapat po ginagalang natin. Taong 2016 nang ilunsad ng Administrasyong Duterte ang kampanya kontra droga kung saan higit 6,000 ang namatay. Nagbabalita mula sa front. 6,000 namatay pero ano lang yun, sabi ng mga kapulisan. Pero yun nga, maraming kumakalat na balita na meron ba higit 20,000 ang namatay sa war on drugs ni Digong, di ba mga boss? Oh. Alam niyo mga boss, no? Hindi ko mauubos maisip ng mga nangyayari na to, totoo. Ha? Merong pag inaresto nyo si Harry Roque, kalat na kung ano-ano eh. Kay People Power, maraming nagmamahal kay Pangulong Duterte, hindi papayag na maaresto. Mga ganun-ganun. Panis na ho yan, mga ganyan. Ano, takutan? Ha? Gobyerno ho kalaban nito eh, hindi naman ho... Ewan ko kung ano sinasabi nito mga to. No? Regarding naman sa mga katagang hindi pahuhuli ng buhay. Eh yung ampatuan nga, di ba, sa Maguindanao. Oh. Hari din yun doon. Nakita nyo naman ang mga kaharian nun. Ilan ang mansyon ng ampatuan. Oh. Lahat, di ba, mga anak. Oh, nakakulong naman lahat. Ha? Halos nakulong lahat yung mga anak nila. Oh. Kita niyo yung mga mansyon ng ampatuan? Hmm. Yung bahay, di ba, nung ni-raid? Pinasok yung bahay ng ampatuan ng mga kasunduluhan? Oh. May sariling bolt sa loob eh. Parang bangko yung bahay. May sariling bolt. Oh. Eh, wala nga lang ho nakuha, maski na isang ipis. Ha? Pero sobrang yaman. Ang ampatuan, makita niyo yung mga mansyon nila, no? Wala, kulong din. Hmm. Pero hindi ho ICC. No? Eh, grabe rin ho yung ampatuan, ha, diba? Pag lumabang ka, papatayin ka nila. O, tita nyo naging sa, no, maginda na umasakit, diba? O, pati mga media man, todas. O, ililibing ng ano yung mga sasakyan, sa binakho talaga. Powerful talaga yung ampatuan, diba? Ang dami hong nadamay, diba? Dahil sa kanilang pagsunod sa takot, doon sa kanilang pinatawag nating hari ng Maguindanao, o, di ba? Mga boss. Yan o yan. Ah, san sila ngayon? O, di wala rin, di ba? Gobyerno ho eh. O, tsaka yun nga, yung sinasabing ano, mga boss, yung 700 na Davao, ba yun? Yung mga sundalo ng Davao, na sabi ni itong si Duterte, ay si Duterte, itong si Harry Roque na loyal kay Digong, o, eh, bubuwagin daw. Task Force Davao. Oo, oh, yun. Ha? Bubuwagin daw. Di na kailangan buwagin yan. Alisin lahat yun. 700. Palitan. Kung pwede nga, dagdagan pa yun eh. Gawin nila 1,000. Pero hindi na kay Duterte loyal. Nakagaya sinasabi nito si Harry Roque sa gobyerno na. Oo. Oh, langan naman di sila pag sinabi nung ni General Browner na relieve kayo lahat dyan, papalitan kayo, papalitan ko ang Davao, yung tatawag na yung mga tropa na loyal kay Digong, papalitan kayo lahat, i-destino kayo sa ibang lugar. Yung tropa na loyal sa Republika ng Pilipinas, yun ang ipapalit ko dyan. O, di tapos na. O. Tsaka huwag naman, hindi pa pahuli ng buhay. Yung ginawa doon kay ano? Yung sa Paruhinog, di ba? Hmm. Patay lahat. Pati yung asawa, mag-asawa, patay. Pinasok, no? May mga nagsasabi na hindi naman, sabi na lang nung mga nag-raid, eh, di ba? Sila unang pumutok, eh. Sabi naman nung mga ini-interview, hindi naman daw unang, gano'n. Wala nang nangyari ron. Todas lahat, di ba? Oo. Tsaka yung salitang ano, yan yung mga salitang hindi ako papahuli ng buhay. Namumutawi po yan sa bunga nga talaga ng mga pusakal na mamamatay tao. Bibihira po yan maririnig sa bibig ng isang dating pangulo ng isang bansa. Yung ba? Marami yung pangulo na nakakulong dahil sa pagnanakaw sa
sa kabanambayan, nakukulong po sila, di ba? Eto, ewan ko kung ano to. Pero sabi nga ni Justice Carpio, kung wala siyang kasalanan, di, harapin niya. O, prosecutor naman siya, di ba? Alam niya yan eh. Alam niya yan. Kaya hindi dapat, na, bukod sa dating pangulo siya, dati pa siyang abogado, prosecutor, alam niya, matalino siya. Eh, ba't ganyan siya kung magsalita? Hindi ako papahuli ng buhay. Hindi, parang aminado na siya na may kasalanan siya, kaya ayaw niya nang pahuli ng buhay. Eh, yun yung sinasabi ng mga dati, mga ano eh, yung mga terorista, o, mga kagaya nila Ben Tumbling, yun ba yung mga iba, na mga talagang pusakal na mamatay tao, pusakal na magnanakaw, mga ganyan. O, hindi ako papahuli ng buhay. Marami na akong kasalanan. No. Siguradong mamamatay na rin ako sa loob. Yun ang mga ganun salita ng mga ganyang klaseng mentalidad na pusakal eh. Oh, hindi niyo ako mauli ng buhay. Di ba mga boss? Oh. Pero hindi ko, ano, eh kagaya ito si Digong, oh, hindi naman gagaling sa bunganga ng mga ganito. Eh, pero eh, kung ganyan ang salita niya, eh guilty ka na. Di ba? Oh, ba't ganyan na magsalita? Hindi ka papahuli ng buhay. Oh, di ba mga boss? Oh. Sa kaya mga sinasabing people power, lao yun. Eh nakita nyo naman yung mga rally, oh, di ba? Nawagan pa sila Elizabeth Oropesa, sila Vivian Velez, oh, ilan lang dumalo. Oh. Nung yung nag-demanda sa kanya si Franz Castro ba yun? Oh, di ba? Wala naman. Oh. Tapos, meron naman sa Liwasan Bonifacio, oh, ilan lang dumalo, nilangaw pa. Hindi ko ganun kadali mag ano ng people power, mga boss. Oo, hindi ko ganun kadali. Si Marcos Senior nga eh, 20 taon ni eh. Oh, yun. Ang daming ano nun. Oh. Mayat maya, rally rito, rally ron, rally rito, rally dun. Oh. Wala. Hindi ko ganun ka ano yung people power. Oo, oh, hindi ko ganun. Pero, nung pa dapat eh. Eh, pero wala na ho eh. Ang dami na nangangamatay. O, tapos, si Laila De Lima, pinakulong. O, ang dami. Grabe ho yun, ha, yung panahon ni Digong, sa totoo lang. O, mas grabe ho yung panahon ni Digong. Kesa yung panahon ni Marcos, mas grabe yung panahon ni Digong. Para sa akin, ha. Yan lang ho masasabi ko dyan, mga boss. Wala kang kasalanan, kaya sabi ni Justice Carpio, eh, punta ka ron. Ibigay mo yung side mo. Magpaliwanag ka, hindi yung ganyan. Hindi ka papauli ng buhay. Tanda na ako, 80 years old na ako, okay na ako. Anong ibig sabihin? Hoy, hindi man ho si ano, mga boss, ah. Si Kibuloy, hindi man. Oo. Both Senate and Congress, ah. Hindi man si Kibuloy ngayon, oo. At kabang-abang ho talaga yan. Sino lalabasan na rin ho ng ano eh, pinag-ipinala ang supuena ng Kongreso eh. Pag di ka pa dumalo, oh, bukas alakayin ho natin yan tungkol dyan kay Kibulog. Oh. Pero alanganin ho siya. Tsaka may nakakita ho ako dito yan eh. Mukhang planong paimbestigahan sa Senado ang mga ari-arian ni Kibuloy. Todas, mother, pati dote. Ni, ano, Senator Risa Ontiveros. Mabigat ho yan. Gaya nga sabi ko, ako, tataka ako, ba't ganyan sobrang kayamanan yan? May 75 hectares, 8 hectares, na, oh. Halos fully developed, ah. Yung kanyang pinatata yung parang MOA. Mas malaki pa sa MOA. Oh, di pa, hindi matapos-tapos, di ba? Billion-billion ang alaga. Ah, gaya na sabi ni Las Cañas. Yang si Kibuloy, prant lang ni ng halimaw ng Dabaw Yang. Diba? Mahaba ho yan. Oh. Librado Ludovico, mag-collab na po tayo. Marahaba-haba po ito eh. Shout out Librado Ludovico. Mabiyayang umaga, karaoke. And to all karaoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Aba, eh, di mabuti sa bunganga na mismo ni Butanding Roque nang galing
ang totoo ay nung sinasabi ni Lascañas, natotoo ang sinasabi ni Lascañas at Matabato kasi matagal na naging tauhan ni Dorian Dutae ang mga yan. O, yun nga. Eh, simple lang naman gagawin niyan, librado. I-pull out sila. 700 lang yan. Palta na 1,000. Basta loyal kayo sa gobyerno ng Pilipinas, hindi kay Digong. As simple as that, librado Ludovico, my friend. Kalahat ni Baya, shout out. Diretso sa Senado 2025, si Caballo, wala yun. Miss Akira Milo, shout out. Pleasant day. Ingat, sabi ni Kalahat niyo. Kay Miss Akira Milus. Tagal na wala si Akira. Joe Flores, my friend, shout out. Jan Balbastro, shout out. Dapat kasuhan na rin si Roque. Nanghihikayat daw para manindigan. Eh siya itong walang paninindigan. Dating mga human rights advocacy biglang nag-iba estilo. Pera. Kapangyarihan. Nadikit sa ano eh. Siyempre. Sumagot si 3JC Opo. Matechempohan din niya si Roque. Magkakamali at magkakamali rin siya sa mga bolang kristal eh. Bolang kristal egg niya. Makakasuhan din yan one of this day. Ang lakas ng loob niya kasing magbunga nga sa social media kasi abogado siya. But one of this day, he will be wild and reckless. Kaya makakasuhan din siya. Malamang. Ha? Kasi pinipilit niya yung ano eh. Si Justice Carpio na nga nagsasabi, di ba? 3JCO. Na may karapatan, sabi na nga ng Supreme Court, may karapatan ang ICC dahil ang iniimbestigahan, simpleng-simple, yung mga panahong miyembro pa tayo, hindi naman itong nung tumiwalag na tayo eh. Kaya nga baka sabi nga nila, baka madisbar pa eh. Jan Balbastro, shout out. Dapat kasuhan na rin yan si Roque. Nabasa ko na ito. Lito M, shout out. Sir Rox, sila magulo at hindi tayong mga Pilipino. Dapat dyan, aksyonan na ni PBBM. Yun nga, aksyonan yan. Apolinar, patulot. Welcome to the club. Ano ka ba, Karoke? Mahiya ka naman. Masabi ng people power, sino ka ba para sending ng mga ano ka ba, Roque? Mahiya ka naman. Magsabi ng people power, sino ka ba para sending, para sundin ng mga tao, bakla. Ayan, naabot mo, Roque. Jimmy Bautista, shout out ha. Si Roqueta ang unang arestuhin, ikulong para patipit niyan ay lumuwag. Gobra na naman kayo. Ipapatol bang preso dyan? Lorna Picauco, shout out. Akala ko ba sabi ni Digong okay lang sa kanya na magpakulong tungkol sa drug wars niya basta sundin lang siya ng mga kapulisan niya sa mga iniuutos niya na patayin ang mga taong gusto niya na gumagamit ng droga. Yun nga. Kaya nga itong sila Bato, tsaka ito si Bongo, na pinanghahawakan yung sinabi ni His Excellency, para kayong kahapon lang pinanganak. Maraming politiko ang magaling magsalita pero hindi nagkakatotoo, di ba? No. Gaya na sabi ni His Excellency, na bababa ng 20 pesos ang bigas, o. Wala naman, di ba? Good evening, Karoke. Basukahin mo na, Karoke, sabi niya. Hello, Mama Bear, sabi niya. Uy! Si Mama Bear nagbago ng isip. Kalat ni. Ewan ko ba? Hindi matutuloy ang operasyon niya ngayong Pebrero, mga boss. Kasi natakot eh. Oo, natakot. Baka siguro April na. Oo, kakalmahin ko muna. Pagod lang kami. Ay, nako. Tagal kasi, natakot siya. Taabutin daw ng 2 to 3 hours ang operasyon eh. Kaya parang, basta, dasal-dasal na lang. Anyway, kinausap ko naman yung doktor.
Sabi niya, eh basta ingatan mo lang na ano, na magkasugat siya kasi diabetic siya, ganun-ganun. Oo. Anyway, sabi niya, pag ready na kayo, tawagan niyo lang ako. Tapos i-prepare niyo yung mga dapat i-prepare. Gaya ng dugo, sabi niya, ganun. Hi, Lord. Kala ni Baya ulit. Akala ko ba halimaw, pero mukha yatang nangatugtuhod pagdating sa ICC. Oo nga eh. Dapat pag halimaw, hindi na nangangatog ang tuhod, di ba? Anyway, matigas ang ng halimaw. Hindi siya pahuhuli ng buhay. Yun ang mga kataga ng halimaw. Yung mga hindi ako magpapahuli ng buhay. Di ba? Mukhang totoo sinasabi nila sa kanya sa at ni Trillanes na talagang by all means hindi papahuli ng buhay yan. Oh, di ba? Halang ang bituka niyan. Yung mga sinasabi nila Trillanes, mga boss, di ba? Parang totoo yata. Dahil si Ari Roque na nagsasabi, di ba? Yung kanyang kanang kamay ba yan? Ha? Lorna Picao ko ulit o. Sa nangyari ngayon, wala nang susunod kay Duterte dahil natatauhan na ang mga tauhan niya na kapulisan na mali ang mga ginawa nila at walang happy ending sa mga kasamaan. Pati si Roque, makakarma din. Ngayon pa lang, medyo nawawala na ang mga pinagsasabi. Nawawala na ang mga pinagsasabi, spokesperson ni Duterte. Kung pakinggan mo, sinasabi, feeling na nagpapaawa ipik sa mga tao para magkaroon ng simpatya sa mga tao na pinatay nila. Totoo. Magkakagulo ang mga tao at magse-celebrate kapag nahuli na at nawala na ang mga kampo ni Duterte. Pwede. Isang ayon ako sa dyan, Lorna. Pwedeng magkakagulo. Magbibiwang. Hindi iiyak, ah. Kalat ni Baya ulit. Gulo? Anong magkakagulo? Hoy, ungas. Ang magulo lang sa Pilipino ay ang kanilang mga bulbul, mga ungas. Kalat ni Baya ulit. Tagal, hay. Ang tagal naman. Aresto yun na yan. Nang matapos na, puro drama, mga anak ng kabayo. Mainit na naman ulong no, kalat ni. Ano to? Mama Bakirin. Welcome to the club. Dapat dyan, makakasuhan na yan si Siopaw Roque. Gawa-gawa ng kwento. Yun nga. Pass. Shout out, Pass. Sarap nga ng tulog mo eh, Roqueta. Lalong nanginginig sa takot si Duterte sa kadaldalan mo, Roqueta. Lorna Picao ko ulit 'to. Deserve naman nilang murahin dahil meron din silang mga kalokohan. Kaya nga dapat ipakita nila na maging deserve silang irespeto ng mga tao at kapwa nila, mga taga-gobyerno. Ang ginagawa ni Roque, paawa ipek na lang sa mga tao dahil akala ng grupo nila bobo lahat ang mga taong bayan na bilib sa kanilang ginawa na pagpatay sa mga inosenteng pinagkakakitaan ng mga drug lords. Nakasosyo din sila. Ginagawa nilang mga adik ang mga Pilipino tapos papatayin na parang manok. Malalim ang ano ni Lorna Picao ko, ah. Pero sang-ayon ako sa iyo dyan. Prince Ervin Zapeda, shout out. July 7, Alcantara. Christian Sen, shout out sa inyo mga friend. Ah. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Sabi ni Prince Ervin, no. Sobra ng praning, para nang sinisilian ang tumbong sa takot, si Rox. Sa sobrang tabil,
ng bunganga ni Shocking Marites. Nabutan ding pa eh. Hoy! Maghunos dili nga yan bunganga mo at dila mong sobrang tabil ha. Why ba so scared? Aber, may bibitay na ba? Anong nangyayari sa ubod ng tapang at maangas na bunganga na kahit ang Diyos e minumura at tapang sa at tapang atao, ICC, atulin at takbo? Alam nyo, malamang hindi nga mahuli ng buhay, baka pumunta na kay Xi Jinping yan eh. Ha? Oh, eh meron siya mga intel eh. Lalo yan pag ano. Pero siguradong magkakaroon ng warrant of arrest. Kasi nga eh, the way na mag-ano siya eh. Aminado na siya eh. Salip na, sabi nga ni Justice Carpio, kung wala kang kasalanan, di sabihin mo yung side mo doon, punta ka. O, paliwanag mo doon. O, hindi yung, di ako pakauli ng buhay. Di, o, aminado na, di ba? At yan ang mga kataga ng tawag, tatawag ni Las Cañas na halimaw. O, di ba? Jop, ano to? Jopul, welcome to the club. Pak, people who, Pak, sabi niya, people who regularly signal victimhood are more willing to lie, cheat, and steal. Constantly claiming to be a victim is not a sign of virtue, but a strategy for narcissists and psychopaths to get ahead and avoid facing up to the consequences of their own action. Totoo yan, Joe. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, nagsasaywar lang yan si Roque. Nanghihikayat sila ng mga taong mag-alsa. Nga eh. Ganun ba kadali? Ha? Erlinda Aquino ulit. Kuya, piling ni Roque, presidente siya. Kung mag-utos kay BBM. Oo nga, niutosan niya si BBM, di ba? Nice yung nga rin eh, no? Pelabot, shout out. Dada ka ng dada, Roque. Masyado kang ninenerbios. O talaga, nanginginig eh, di ba? Sumagot si Elena Libron. Sabi niya, shout out Elena Libron ha. Bakit maraming mga artista na pumapasok sa politiko? Dahil kung may swerte ka, manalo, bayad ka na ang inupuang mong silya ay may budget ka pa. Yan ang tawag na seat, ha? Sitting pay pretty. yan ang hanap buhay ng mga artistang mga laos. Ginawa nilang negosyo, walang malaking puhunan. Kung manalo, kaya kung ibang artista, kapituko na lang sila sa mga politikong may maraming pera, kagaya ni Digong, ang dami ng pera na nanakaw nila. Imagine lahat ang mga anak ni Digong nasa pwesto na sila, kaya nilang bayaran. Ha? Nakapwesto na sila kaya nasip nilang bayaran ang taong inutusan kung anong paggagawa sa kanila. Yan ang buhay politician. Pero hindi naman lahat ang taong totoo na naglingkod sa bayan, nandiyan sina Ma'am Leni, Ma'am Hontiveros, Ma'am Dilima at lahat ng mga oposisyon ay handang-handang na magserbisyo publiko. Sana magkaisa tayong mga oposisyon. God bless Philippines. Ingat po kayo, Sir Roque, from Long Beach, California. Sana nga. Kaso nga, ang problema yung Comelec eh. Ha? Comelec ang problema. Epred. Hey, 3J Show. Ikaw ba naman ang hindi na makapagkatulog sa gabi eh? At inom pa ng kape. Di ka ba ninervisin? Yung bolang kristal pa. Yung bolang kristal niya pa, sinungaling. O, kaya ninenervis na yan. Totoo yan, ha, mga pren.
French Ervin Sapeda ulit, oh. Ang bungang matabil, parang naghahamon na mismo ng giyera, giyera patani. Sa halip na bigyan ng tamang gabay at huwag magkaroon ng kaguluhan, Sir Rox, bunga nga pa lang itong buraot na ito, eh, basuka. Kung bumuga. Ah, kung bumuga sa paninindak at pananakot. Bakit? You own the earth din ba? Ha? Kaya ka lang naman matapang na buteting laot ka, eh, nakakapit ka sa Panginoon mo at sa tapang at kapangyarihan ni Apo Lakay, ha? Sige nga, bumitaw ka nga dyan, tignan mo kung saan bundok ka ng tralala pupulutin. Ha? Damoho ka, ha? Yan lang naman lagi, ha? Yan lang naman lagi ang armas mo, eh. Yung bunga nga mo, matalim pa sa samurai ni Sakurani, buisit. Sayang talaga yung utak at talino mo na binigay sa'yo ni Lord. Sana sa iba na lang napapunta. Totoo yan, Prim. Kasi yung talino mo na dati sa matino mo ginagamit, ngayon natabunan ng sobrang kolesterol dahil sa sobrang pagkasipsip mo. Pagkasipsip mo, dong. Ha? Kaya yung matinong utak mo dahil matinong utak mo maski sa talampakan, wala na din. Natabunan ang katakot-takot na papel na may drawing na agila. Hoy, umayos ka nga, ha? Kung ako sa'yo, langoy-langoy ka na doon sa may Philippine Sea. Baka sakaling mahimasmasan yung drawing mong utak. Buisit, kinam. Galit. Brother Elias Isyo, shout out. Eman Escalona, shout out na ka. Boy Hong Kong Balong, shout out sa inyo dyan. Sa Hong Kong. Ah. Federico Mandaco. Sir Rox, tanong lang, ano ba yung task force Davao? Yung ano, mga loyal daw. Kay Duterte. Oh. Ginawa, tutunin natin. Ginawa ba yan para protektahan si Duterte nung presidente pa siya? Hindi. Yung task force Davao, mayor pa raw siya, eh. Oh, para raw proteksyonan sa mga ano yung Davao, sa mga, yun nga, mga kaliwang grupo. Binuo raw ni Duterte ang task force Davao na yan, na 700 ang miyembro. Oh, eh, saan suko ka sweldo si Duterte sa 700? Siyempre sa gobyerno, di ba? Kaya yan, kukunin na ni, ano, sana ganun ang gawin, eh, di ba? I-pull out na ni, ng gobyerno, tapos huwag naman tanggalin yung task force Davao. Palitan, gawin 1,000. Di ba? Preparasyon sa pagdating ng warrant of arrest. Simpleng-simple, di ba? Hindi na siya presidente, ordinary citizen na lang siya. Kaya dapat nang buwagin na yan. At bakit nga may task force Davao at may PSG naman noon ang presidente? Ibig lang sabihin noon, magulo ang Davao. Masyadong binebaby naman si Duterte. At itong si Roque, walang preno ang bunganga. Yung dapat sikreto, idinadaldal agad sa media. Lalong nabisto tuloy na duwag si Duterte. Kaya tinawagan si Roque para humanap ng kakampi. Ay, pareho palang urong ang mga yagbols. Biro mo, dahil sa takot, di raw siya nakakatulog. Mga bopols. Totoo yan, Federico. Elizabeth Iscari, shout out, ah. Good morning. Good evening, Sir Rox. Ito talaga si Rocco yung bakla. Gumagawa na naman ng chismis ito. At pinabulaanan nga ito ni Panelo na isang maka Duterte din. Sobra talagang ingay ng mga ito at ipapaareso na daw itong Duterte na ito. O bakit? Sumobra ata ang nervyos ng mga aliporis na ito. Tapos pinapalabas pa niya na magkakagulo daw ang mga Pinoy, ha? Hoy, bakla! Kayo lang mga sipsip at bayarang mga aliporis niya ang nagpapanik, ha? Kakagigil talaga ang mga boses ng baklang ito. Sige nga, sige na. At tumigil na ang bunga nga mo. Dapat isama ka din sa pag-aresto.
dahil taga-kalat ka ng maling impormasyon. Ano ba? Nananakot ka ba? Yun nga nangyayari, nananakot. Oo. Alam mo, problema, may malaking problema pa dyan, si Kimo. Oo. Totoo kaya na si Duterte rin ang kanyang tunay na boss? At pag dinampot, eh siya isasama na sa kulungan. Hindi. Senador siya ni Duterte, hindi siya senador ng Pilipinas eh, di ba si Kimo? Oo. Mantakin mo, sabihin mo yun. Binoto ka ng tao, number one ka, tapos pag dinampot yung boss mo, sasama ka sa kulungan. Senador ka ng Pilipinas, hindi ka senador ni Digong. Ikaw talaga, Kimo, kung ano ang pagsasabi mo. Elizabeth Iscari ulit oh. Basta masasabi ko lang sa administrasyon natin ngayon, pagulo ng pagulo. Tama yan. At mas gumugulo pa dahil sa mga kagaya ng baklang rocking ito. Akala mo maraming alam at ipinagyayabang pa niya. Pinagyayabang pa niya, ha? Sana wag nilang nating pansinin pang mga ganitong pakanan ito kasi mas sumisikat pa ang baklang ito. At akala nga niya sisikat siya sa ginagawa niya. Totoo yan. Akala nga niya sisikat siya dyan. Eh, no? Sunga rin eh. Shirley J. Sir, shout out ha. Sabi niya. Loyal sa isang tao lang, dapat loyal sila sa bayan at ipagtanggol ang mga mamayang Pilipino. Ang kaugalian na kasi ng ibang mga politiko na dyan sa atin. Nakaw dito, nakaw doon. Mag-ipon ng pera para pangsuhol. Yun namang mga abnormal na yun namang mga abnormal nagpapasuhol. Makakita lang ng salapi. Kaya ayan, walang magandang kinabukasan ang bansang Pilipinas. Buong mundo, pag sinabing Pilipinas, ay wala yan. Mga kurap, mga politiko, grabe. Mga PNP at AFP, nagagamit ng mga politiko. Sad. Totoo yun. Nga problema eh. Ha? Ladies Anita, shout out. Kahit na magwala ang mga DDCET, wala silang magagawa. Tanga itong bobo, tanga itong si Baklang Mantika, Piluka, Roque, Kwek, Kwek, Kwek. Akala mo naman may kakayahan itong Butete na blabla ka, Butete, gago. Ang trabaho mo, mga task force ay ang ipaglalaban ay ang taong bayan. Nga, iba yung task force Davao eh. Sabi ni Roque, ang pinaglalaban nila, si Digong. Tay-tay dyan. Ay, Roque. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Yung payag ni Roque, naaresto yung si Duterte, peke po yan. Gimmick ni Roque. Sabi nga po ni Panelo, hindi totoo yan kasi tinawagan ni Panelo si Duterte, hindi raw tumatawag si Duterte kay Roque. Ha? Napanood ko po yan kay Atty. Enzo. Nagpahayag si Panelo tungkol sa binalita ni Roque, peke daw po. Kaya ayun, dalawa ang nagtatalo, si Roque at si Panelo, Butanding versus Butiki. Nagpapagulo itong si Roque, overacting, God bless po. Totoo yan, perdesan doon. Ha? Sumagot si 3JCO po. Hala, hindi na naman sila nag-sync, nagkalabo-labo na naman ang kanilang palabas. Yung script di binasang mabuti nila Roque at Panelo. Ano ba yan, dudes? Pagsabihan mo nga ang adiporis mo na stick to one story, okay? Nagkaiba nang nabasang script ng mga syunga eh. Ladies Anita ulit oh. Hintay naman, ha? Hintayin ka namin, Buteting Roque, na manawagan para mag people power. Ah, tanga kasi ICC International Warrant of Arrest pati si Butangerang Sara, tanga yun pamilya. Naulila ng biktima ng kill na palagi ni hinihimod mo ang quit ni Duterte ay karapat dapat ikulong si Digong Nyo dahil ang napatay ay total of 38,000 yung tapang ni Digong Nyo ilabas mo sa ICC.
ICC lang ang kalaban mo. Yun. Press service sa PEDA ulit. Grabe kung maghasik ng lagim ang shocking Butanding. Ano ba yung pinagmamalaki nitong kulawi na to? Ha, Sir Rox? Kung sakali ba namang magkakagulo tulad nung pinipredict niya, siya ba ang nasa front line, Sir Rox? Para harang sa mga batuta, grabe kung grabe kung makapanawagan, parang pasugod na talaga. Siya sa gera patani. Ano po? Bakit kaya di mo pag-ayusin na lang ang trabaho mo at pasakan din ng tape ang bunganga at ng sumara? Ikaw, Apo, dapat talaga sa'yo pagsumbahin na lang at ng malaglaglaglag ng konti yung kolesterol mo sa utak. Wait, buisit ka talaga. Sa halip na hindi kikirot ang rayuma ko, pati kasukasuan ko nagsasakitan at kumikirot dahil sa buisit sa'yo. Huwag ka nga, rayuma ka na naman dyan. Oy, umayos-ayos ka nga, ha? Pag ako na yamot, isasama kitang magbigti sa puno ng kamatis. Patibay ba yung puno ng kamatis? Baka maputol. Sa laki niya si Roqueta. Ito. Rebelina. Roland. Shout out. Good evening po, tatay. May anak na naman ako, si Rebelina Roland. Dapat po, tanggalan na ng relisensya bilang abogado, yan si Harry Roque. Pinagluluko niya ang taong bayan. Loyal lang sa isang tao, hindi loyal sa bansa. Paano ang 31 million na nagmahal kay Apo BBM na nasasaktan? Lalo na ako, gusto ko ngang sabunutan si Halimaw Digong nung nagsasalita sa stage na nagmumura at binubuli niya ang ating Apo PBBM. PBBM si Rebelina Roland. Rebelina Roland ulit to. Pagkatapos ng pre-rally of Devil sa Davao, pinarusahan na sila ng Diyos. Binaha sila maski ang mga taong naghahalakhak sa pagmumura ni Halimaw, nadamay sa baha, kawawa naman sila. God bless you all in Davao at buong Mindanao. Mag-ingat kayo sa Halimaw. Elaine Mercado, shout out. Panaginip lang pala, ha? User, shout out, user. Palagay ko baka nakakain ng panis na urapak si Roque. Ano yung urapak? Hindi ko alam yun, ha? Santi, shout out, Santi. Welcome to the club, ha? Sabi niya, yes, tama. Magkakagulo pag naaresto ng ICC si Xi Jinping. Magpapadala sa Mindanao ng mga Chinese vessel. Ganun? User ulit, Sa totoo lang, gusto na ni Hipo na mahuli si Tae para si Hipo ang maging counsel ni Tae sa ICC. Alam niyo yung mga sinasabi ito si Harry Roque, parang ano yun? Parang gaya, sabi niya, loyal yung mga task force Davao kay Duterte. Para sinasabi ni Harry Roque na BBM, kailangan palitan mo itong task force Davao kasi loyal kay Digongto, eh. Diba? Parang pinapahamak ni Roque si yung amo niya, eh, di ba? Bakit niya sasabihin loyal kay Duterte yung task force Davao? Siya nagbibigay ng tip, eh. Sige, namnamin niya yung mga pagsasabi ni Roqueta. Di ba, mga boss? Dapat niya ba sabihin yun? Ngayon, alam na ng AFP na yung mga task force Davao, kay Duterte loyal, hindi sa gobyerno ng Pilipinas. Ano dapat mo gawin dyan? Pull out mo yan. Lagay mo sa ibang lugar. Ba?
Raul Villanada. Greetings Kuya Rock, Kuya Rock sa inyo may bahay. Good health always. Salamat, salamat Raul. Raul ulit oh. Bakit ba lagi na lang nagdadamay ng taong bayan itong si Mantika Roque? Sandakot na lang ang naniniwala sa inyo, Butanding. Sandakot na lang ba? Raul Villanada ulit oh. Kuno laging taong bayan. Mga mata pobre at tingin ninyo sa taong bayan ay basahan. Lorna Beles, oh. Shout out, ha. Hallucination lang yan, Butanding Roque, na maraming nagmamahal pa kay Duterte. Only in your dreams, Roque. Totoo yan. Ha? User ulit, oh. Yudi putang Roque Butanding na tambalos-los. Ted, shout out Ted. Malamang malapit na si Kibuloy na lumaya sa Pilipinas. Sa pangalawang supwena at hindi siya sumipot sa Senado, ipapa-aresto daw ito. At kung umiwas sa aresto sa si Kibuloy, malamang China o Timor-Leste ang bagsak nito. Buti nga, kahit papaano, lumayas sa Pilipinas ang mga pusakal na kriminal. Sana sumunod na pa si Duterte at mga kampo nito. At ganun, mabawasan ang sakit ng ulo ng mga Pilipino. Hindi ah, dapat talaga yan. Mga caught in the act yan eh. Oo. Yun talagang caught flat-footed, tapos diretso na. Bigay na sa ICC. Pag nakatakas pa yan, kunyari nasa China yan, makakapaghasik pa rin ang laging dito yan eh, di ba? Oo. Kaya pa rin ganun mangyayari yan eh. O, pag nakatakas yan mga yan, oo. Pero maganda ang gusto mangyari ni Senador Risa Ontiveros. Iimbestigahan ang mga kayamanan kung saan ang galing ang kayamanan nito si Kibaliw. O, di ba? Jopil, shout out. Sabi niya, Harry Mantika Roque, anong klaseng paninindigan at prinsipyo ang meron ka? Nakakahiya ka sa totoo lang. At ang masaklapan niyan ay lahat na sinasabi mo ay lihis sa katotohanan. Inakala ko pa noon na isa kang magiting na abogado na tagapagtanggol ng karapatang pangtao. Yung pala, bayaran ka pala ng mga kampon ni Digong nyo. Mas masahol ka pa sa Haliparot, bayaran ka, Roque. Roque, pera lang pala ang katapat mo. Yun nga nangyari. Ha? David Alvin Mendoza, shout out. Karox, magandang gabi po sa lahat. Eh, sa tingin ko po, ang mga Duterte at Duterte-ning ang nagkakagulo, lalo na yung si Harry Roque. Rocky Harry Shoke. Hoy, baklang Butanding. Magkakagulo sa kasaysayan ang mga Pilipino kapag nakulong yan puon nyo, dahil mababawasan na ang isa sa mga panggulo sa Pilipinas. Matawa siya. Ang hirap po kasi dyan, ito. Ang hirap po kasi dyan, kadigunggong, simula ng makatikim ng kasikatan, ayaw nang bumitaw, gusto lagi siya laman ng usapan. Sige po, Karox, ingat po lagi at kumusta po sa inyong butihing may bahay. God bless po. Salamat, salamat, David. Ah. Alam niyo, gusto ko makita, no? Sasali. Pag nandyan na, yung pinangangambahan ni Roque. Paano na? Nakuha na sa ano? Naaresto na. Oh. Yun ang makikita natin. Basta, Harry Roque, huwag mong kalalimutan na kasabihan, lahat may katapusan, ha? Normando Reyes, shout out. Kumanana naman si Harry Shoke, eh kayo ang nagpapagulo ng mga buhong. Isasama mo pa kami. Ngayon, lumalabas fake news. Kaya naman, dahil sabi ni Butik Panelo, hindi ka naman daw
Nakakausap ng tatay, digong nyo. Digong mo. Normando Reyes ulit o. Ano, Roque? Maninindigan saan? Sa kabaklaan mo? Kayo na lang. Kabaklaan. Bakla ba talaga yan? Kala ko may asawa yan. Ha? Arnold po si Diego. Shout out, ha? Fred Mendoza, welcome to the club. Ha? Pati ikaw, Roqueta, aarestuin sa dami ng kinurakot nyo ngayong dadagdagan mo pa ng kaso, si Dishon. Parang duda ako dyan sa kaso na yan. Ha? Si Dishon, parang tamang duda ako dyan. Ha? Pero, yun nga, maski dito sa Pilipinas siya maaresto, basta na behind bar siya whatsoever, eh malaking ano na yan. Hindi sana isidigong sa mga ganyan, inaaresto. Kita mo yung ano, yung sheriff na pinagsasapak ni Sarah, di ba, mga boss? Takot, di ba? Hindi nagsampa ng kaso. Fred Mendoza ulit. Ang chorizo, pag kinain mo, nakaka-nervyos. Normando Reyes ulit. Ang majority voters na Pinoy dahil mga patay gutom, walang pakialam sa issue ng bayan. Ang importante sa kanila, sinong bibili ng mahal sa boto nila at yun ang iboboto ng mga buhong. Masakit mang tanggapin pero yan ang dahilan ng kawalan ng pagsulong ng Pinas. Totoo yan, Normando Reyes. Normando Reyes ulit to. Corrupt politician plus tabogong butante, presto, patay, gutom ang bansang Pilipinas. Sakit niyan, ha? Pero totoo kasi, di ba? Nona Igan, shout out. Napapanahon ang pagtawag ng rally ni Roque. Gustong mag-EDSA, ha? Tawta. Itong taong ito, ibang klaseng elemento din. Ano yan? Takot kay Kibulo yan kasi naniniwala kaya ito na dadaan yung kaluluwa niya kay Kibulo. Alulalya, shout out. Yung mga video clips ni Mantika Roque gamiting ebidensya para i-disbar ang malditang Marites na butanding na yan. Umiksena na pa dahil malapit na siyang mawalan ng kaisa-isang kliyente. Kung si BBM malambot, kay Duterte, eh. Tingin ko si ayun, may tumawag kasi mga boss eh. Tuloy natin kay Al-Olaria, ha? Ayun. Kung si BBM malambot kay Duterte, eh. Tingin ko si First Lady Lisa hindi. Baka nga andyan na ang warrant of arrest kaya taranta na sila. At kaya sumugod sa Mindanao si Browner para siguruhin na makokontrol nila sitwasyon sa sandaling ipatupad ng warrant of arrest sa halimaw na walang mambudol sa dating presidente. Good day sa Rocks at sa mga ka-warriors. God bless Al-Olalia. Jane L, shout out. Tawa. Si Rox, parang nakikulab na rin ako sa mga comment mo. Kasi binabasa ko rin isa-isa ang mga comment nila. Ganon. Arnold po si Diego. Pareho po tayo, sabi niya. Shout out, Arnold po, ha. Manuela Ibarra Sim. Welcome to the club, Manuela. Manuel Albarasin. Patuloy si Roque. Totoo ang mga komentaryo ninyo. Salamat. Decent shout out. Ano, people power? Tawa. Elena Lebron, shout out, ha. Talaga itong si Digong, parang
Talagang ito si Digong, parang palitan na niya ang mga artistang superstar. Mamamatay siya kung hindi siya pag-uusapan. Pareho lang kayo ng amo mong Halimaw, Roque. Kigabitay lang na ang imong nga bill, Roque. Bakla ka, ayaw mo ko sa ICC, pues magbinti ka na lang. Halimaw ng digong. Isama mo na ang mga utu-utu na mong mga aso. Si Marcos, kalmado lang kung papatulan niya si Halimaw Digong. Marami ng ulol, iba ang kang Marcos style. Basta ingat ka lang, President. At sa iyo rin, sir. From Long Beach, California, sabi ni Elena Lebron. Ito. Romel Diaz, welcome to the club. Sira na credibilidad. Sira na mga realidad ng mga itan noon ngang pumatay kayo, wala nang kumilo. Sira na ang realidad ng mga ito. Noon ngang pumatay kayo, walang kumikilos. Ngayon pang huhulihin yung mga kriminal. Magkakagulo. Magkakagulo taong bayan, ha? Sa sobrang tuwa. Taong bayan sa sobrang tuwa. Magpiepesta araw-araw sa YouTube at Facebook. Totoo yan, Romel Diaz. Magkakagulo sa Facebook at sa YouTube, ha? Marilo Pabian, shout out naka. Good morning po, tay, at sa mga ka-warriors. Nakakatawa, nakakadismaya naman sinabi ni Roque. Paano naman magpi-people power? Ang hiling nga ng mga Pilipino, magkaroon na ng katarungan ng mga biktima ng EGK. Magkakaalaman na, Roque, magpipiesta ang mga tao kasi mananagot ang amo mo. God bless us, tay, mga ka-warriors. At ang mahal nating bansang Pilipinas. God bless, Marilu Pabian. Marilu Pabian ulit, oh. Ang daming kuda ni Roque. Pero nakakairita. Nakakairita ng pakinggan. Grabe. Na damage ng katwiran niya. Eh sila kaya grabe panggugulo na lang mga sip-sip sa puon nila. Kaya nawa gawin ng presidente nararapat para sa bayan kasi grabing damage na dinulot ng dating namumuno. Wag nang mag-distract sa isinusulong na tsa-tsa kasi hindi makakapokus sa talagang problema ng bansa. Totoo yan, naka. 3JCO po. Ha? Ito naman si Harry, oo. Mag people power daw. Eh yung rally para kay Inday Sara nilangaw. Nagmamakaawa na, samahan sila. Akala nila maduduplicate nila yung rally sa Davao. Eh sa Davao, yung mga zombies andun. Ay, Roque, magbolang kristal ka na naman, di ba? Bakit di mo itanong dyan sa bolang kristal mo kung anong oras huhulihin? At kung anong date huhulihin si Dots para makapag-prepare ka naman. Kaloka ka. Eto. Liwanag Pilipe, welcome to the club. Hoy, Shoke, tumigil ka ng walang kwenta mga pagsasabi mo. Ito. Roberto Sayat Senior, shout out. Sir, dapat kay Roque Butanding patahikin simple niyang sinusulsulan ang taong bayan. Di ba pwedeng ipakulong yan, kulokoy na yan? Kesyo magkakagulo. Sino ba si Digong?
Basura na yan, KSP. Umepal na lang yan. Aminado siya. Libo ang pag-aari niyang mga baril. Bakit hindi i-raid ni raidin yan ang mga bahay niyan? Tutulog-tulog ang mga awtoridad natin? Yeah, patay tayo dyan. Dampotin na agad si Digong. Huwag nang papormahin. Tapos ang problema, kamay na bakal ang gamitin. Kamay na bakal ang gamitin. Siya ang puno, dulo, lahat ng kaguluhan sa bansa natin. Dapat sa mga kakandidato, hanapan ang original college diploma para di nagmumukhang gago sa plenaryo. Salamat, Mr. Saruto. Yun nga eh. Di ba, di sila mukhang tanga eh. Laki naman ng sweldo, di ba? Okay na. Florentino Bendulo. Welcome to the club, Florentino Bendulo. Panis ang nasuso niyan. Florentino Bendulo ulit oh. Dila mo lang ang nagbubuhol-buhol, gago. Erin Barela, shout out. Road to 22K subscriber. Oo nga, malapit na. Salamat, salamat ah. Ramon Tendela, shout out. Sana sampahan ka ng kaso ng gobyerno ng sedisyon. Butanding ka. Ay tayo dyan. O, pwede eh. Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out ah. Isang oras tayo. Parang pelikula ni Ramon Bibilia, ang buhay ni Gunggong Digong. Gunggong Digong ah. Dapat gumawa na lang sila ng pelikula ni Robin Padilla na ang title, Hindi Pahuhuli ng Buhay. Kikita yun, sigurado. Oh. Yun nga eh. Ang mga nagkasalita lang nang yan, mga halangang bitukang kriminal. Ganun. Yung mga, hindi ako papahuli ng buhay. Matanda na ako. Hindi niyo ako mahuli ng buhay. Okay na ako. Ramon Tindela ulit oh. Tindela. Magkasintunog na kayo ng amo mo, si Digong nyo, ho. Butanding, lawyer ka pa naman. Nagpakasira ka dahil sa pera. Naulul ka. Tay-tay dyan. In your dreams, butanding na ulul, sabi na naman ni Ramon Tendela. Ang dami ah. Oh. Ramon Tendela naman, wag tayong magpapaniwala kay Hari Shoke kasi matagal nang walang kredibilidad ang lumalabas sa mabahong bunganga niya. Ramon Tendela ulit. Oh. Hari Butanding Shoke, tumigil ka sa kaka-fake news mo. Niya. Marlene Moreno, shout out. Baka hihingi ng backup si Duterte sa China. Tawa-tawa siya. Oh. Malamang. O other way around, eh, baka kukunin na lang siya. Parang yung ginawa kay Marcos nung senior. Kinuha siya ng Amerika, di ba? Oh. Kung hindi sila nakakuha ng Amerika nun, buti kung ay, yung klase ng galit ng tao na yun. Sinampay Malacanang, di ba? Kung nadat na sila sa loob noon, tapos. O, di ba? O, yun na lang. O, di mo. Rinaldo Gonzalez, shout out. Well, di naman malayo na magkakagulo kahit ala namang arestuhan pag matagal na ginulong nyo Digong ang bansang Pilipinas, normal na lang yan sa mga Duterte. Pero itong si Harry Roque, hindi na normal mapagsasabi dahil kaguluhan na lang lagi ang naiisip, kasisip-sip. Kung wala kayo Roque at Duterte, tahimik naman sana, daig nyo pa yung manok na nangingitlog, putak ng putak. Yun nga, totoo yan. African Sai, shout out ha. Kalahat ni ulit oh. Nakatulog, hindi rin ako nakatulog. Tinawagan ako ni Roque. Magsabong, huh? Magsasabong daw kami sa pagkatapos ay magchi-cheeks kami sa susunod na linggo. Akala nyo kayo lang ang hindi nakakatulog. Dahit tayo dyan. Nagsasabong ka ba kalahat ni? Ako matagal ko nang tinigil eh. Oh. Mula nung nag-pandemic, oo. Hindi ko na tinuloy. Ngayon, isang oras na tayo.
Johnny Alcan, ha? Johnny Alacadin, shout out sa iyo, ha. Wala na sa katinuan sa pag-iisip si Roqueta. Baliw na, baliw na hayop ka. Christian Cheng na, shout out, ha. Grabe kasing pagkataklesan itong si Joke Lang Roque. Ayan, patituloy si Pentanil, paranoid na rin. Katulad niya, have a great PM po tayo, Rox, and to all the viewers. Christian Cheng ulit, oh. Paano din magiging loyal ang Task Force Pentanil sa baluarte ng Boss Amo mo, Roque? E busog-lusog sila sa Intel, confidential fan ni Penta. At sa sangga at ng sangga na rin na anak niya. Sangga na rin na anak niya. Ha? Sabi ko nga po, Tyrox, very much excited si Roque sa pagbisita ng ICC sa Philippines. Siya daw ang magiging spokes an hour. Eh ano pa ba ang papel mo now? Takles ang Roque. Bingat, ganun na nga. Ha? Christian Cheng ulit, oh. Itong si Roqueta, much excited sa ICC, but deep inside, pati nga lang ala, putlang-putla na, di ka ba naaawa, Roque, uugod-ugod mo na ang boss amo? Kita mong di na nga makalabas ng baluarte niya, eh lalong tumatanda sa aura, sa tindi ng takot na nararamdaman. 3JC Hope ulit, oh, sabi niya, oh. Ginugoyo tayo ng mga ng mag-among Roque at Dudes na yan. Yung drama nila ay pangpamas. Si Dudes, magre-resisting arrest daw siya. Di daw siya pahuhuli ng buhay. Si Roque naman, nananaginip ng gising. Tinawagan daw siya ni Diggs at maaresto na daw siya. Maaresto na daw siya. Si Panelo naman, nakausap din daw si Diggs at sabi, hindi daw siya tumatawag kay Roque. Aba, sino ba sa tatlong itlog na ito ang high sa fentanyl? Hinihilo nyo kami. Tawa si PJC. Ha? Yusef ulit, oh. Pasmado na ang utak niyan. Na, nagkakabulul-bulul na. Sandra Daisy, oh, sabi niya. Totoong natatakot si Digong nyo dahil ang biglang pagdating ng AFP chief na clueless si Digong Tuwag, magagaya yan kay Hitler na magpapakamatay na yan kasi hindi magpapahuli ng buhay. Yun ang malupit pag yun ang ginawa niya. Jab Alvaro, shout out, sabi niya, good evening Sir Roque, God bless po sa inyo palagi. God bless, Jab Alvaro. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po ulit. Nakapag-enjoy na naman tayo, mga boss. Oo, yun ang ano ko, no? Kagulat-gulat, oh, sa bibig ng isang dating pangulo, ang mga katagang, hindi ako pahuhuli ng buhay. Magandang gabi po, mga boss. Good night. God bless.